i-install na po natin yung automatic shutdown natin and automatic on. Ito po yung previous video natin na ginawa natin. Nag-build tayo nitong LM324N na comparator, rational amplifier. Ito po yung diagram. Normal voltage po, naka-power itong green LED indicator natin. Ito po yung voltage sa mga pin. Pin 1, 0.131 volts. Pin 2, 5.10 volts. Pin 3, 5.02 volts. Yan po yung normal voltage. Ito po yung naka-power on. Green light LED indicator. Green LED indicator. Yung pin 14, 12.09 volts. Pin 13, 5.10 volts. Parehas lang nung pin 2. Magkasama po yan. Connected po yung pin 2 and pin 3. Yung pin 12, 5.71 volts. Yan po yung normal voltage. Dito na masusukat natin sa pin ng mga IC. Yung low voltage, naka-power on itong red LED indicator. Ito yung masusukat natin. Pin 1, 0.138 volt. Pin 2, 5.10 volts. Pin 3, 4.56 volts. Pin 14, 0.115 volts. Pin 13, 4.67 volts. And pin 12, 5.10 volts. Sa high voltage naman po, ganun din. Naka-e-load din po itong red LED indicator natin. Ang masusukat naman sa pin 14, 12.33 volts. Pin 13, 5.10 volts. Pin 12, 5.82 volts. Pin 1, 12.35 volts. Pin 2, 5.10 volts. And pin 3, 5.11 volts. Ngayon, i-coconnect po natin siya dito. Install po natin siya dito sa ating SNADI. Ito po yung SNADI natin. Yung SNADI natin, once na mag-low voltage, 12.3 or 12.4 volts, shutdown yung SNADI. Ang magka-cut off ng battery voltage, ito pong magnetic contactor. Ang magpa-power on naman po dito sa ating SNADI, yun pong AC input galing sa grid. Siya po yung magpa-power on nung system ni SNADI. Ang magsa-shutdown, ito pong magnetic contactor. Ngayon, meron po yung relay. Ito. Diyan po nilagay sa loob. I-install po natin itong ating automatic on, automatic shutdown. Tatanggalin po natin yung cover ni SNADI ng inverter natin. Ikakabit po natin itong automatic on and shutdown, low voltage and high voltage. Tanggalin natin yung cable ng LED display ni SNADI. Ngayon, kakabit natin yung controller para sa low voltage and high voltage. Haligyan natin ng dikit. I-install na po natin siya.
install po natin yung supply ng relay. Yung relay po, siya yung magbibigay ng voltage sa magnetic contactor. Siya yung magsusupply sa magnetic contactor at magka-cut off ng supply sa magnetic contactor. Connect po natin yung supply galing sa battery. And then kabit po natin itong cable para sa LED display ni Snady. Ngayon, i-testing po natin siya. Once na mag low voltage, 12.2 to 12.4 low voltage, shutdown po yung SNADI natin. And then, pag naka-recover yung battery natin, nag-full charge, 13.9 nagpa-power on si SNADI. And then at once na nag high voltage, tumaas yung voltage sa 14 volts, shutdown ulit si SNADI. Yung ginawa natin na low voltage disconnect and high voltage disconnect, pwede rin siya sa low voltage magsuswitch siya AC charging or charging ng SCC solar charge controller once na nag low voltage. Pag naka-recover yung battery natin nag full charge state yung battery, magpa-power on si SNADI, magpa-power on sa kanya sa system yung relay natin. Merong relay bibigyan ng power ng AC. Yung relay galing doon sa AC input, pupunta kay SNADI, dadaan sa relay. Ito po yung magkocontrol, yung ano natin, low voltage and high voltage disconnect. Ipapower on na po natin si SNADI. I-on natin yung grid. Ito po yung grid niya. Yung AC grid, nasa right side yung AC output ng SNADI natin, inverter, nasa left side. Ipapower on natin yung AC breaker. Alagyan natin ng load si SNADI. Yan po yung load ni SNADI. And then, bubuhayin po natin si SNADI. Ito po yung DC breaker ni SNADI, yung sa input ng battery niya. Ito po yung input. Ito yung output. Ito yung AC input. Yung input natin ng SNADI, positive negative galing dito sa DC breaker. Galing po dito sa battery. Ito pong nasa ibabaw, positive negative. Yung nasa ilalim, papunta doon sa input ni inverter, ni SNADI. Ngayon, yung output, doon po pumunta. Kaya lang, tinanggal po natin ito, yung may plug na orange. Sinaksakan natin, nag-plug tayo ng load. Bulb. Ayan po, incandescent bulb. Ngayon, ipapower on na po natin. Ito po yung DC breaker ni SNADI. Ayun. Nakapower na po yung ating controller. Low voltage and high voltage controller. Low voltage disconnect and high voltage disconnect. Ngayon, ipapower on po natin.
Ayun. Ayun po. Power on na po si Snady. Yan po yung voltage niya. Ngayon, naka mode 1 po yan. Ililipat po natin siya sa mode 3. Battery to inverter. Naka mode 3 na po si Snady. Ayun. Ayun po. Lumipat yung ATS natin, nag-transfer siya sa battery to inverter. Kanina po, yung mode 1, nasa AC charging to battery. Once na nag-supply tayo ng AC kay Snady, AC input, 220 volts galing sa grid, yung mode 1 natin, magcha-charge yung AC charging natin sa battery. Sa mode 1. Once na nawala ng AC, nawala yung grid natin, yung AC voltage galing sa grid, magso-switch yung ating ATS, lilipat siya, transfer siya sa battery to inverter. Yun po yung mode 1. Yung mode 2, ganun din. Pag nandyan si grid, mayroon tayong AC input kay Snady, magcha-charge yung AC charger natin papunta doon sa battery ni Snady, yung battery na naka-connected sa kanya, yung battery natin. And then, nawala ng grid, magta-transfer po yung relay natin, yung ATS natin, magsuswitch sa battery to inverter. Yung mode 2 po, pag wala pong load yung outlet natin, mawawala po yung output na 220 volts ni Snady. Pag naka mode 2 at walang load yung AC output, wala pong output doon na 220 volts, zero siya. And then nagplug tayo ng load doon sa AC out ni Snady, lalabas po yung 220 volts doon sa output. Yung mode 3 is battery to inverter. Once na nagkaroon ng grid, magpe-preset lang po doon yung grid, yung AC. Ito po. Pero hindi siya mag-charging. Wala pong mangyayaring charging pag naka mode 3. Pag dumating si grid or sinupply natin ang grid, yung AC input, ayun po, sa mode 3. Lalabas yung symbol ng AC, pero hindi siya magcha-charge. Naka battery to inverter pa rin siya. Ang mode 3 po natin is battery to inverter. Yung mode 1, AC charging to battery, if ever na may AC input. Pag nawala yung AC input, magta-transfer yung ATS, magsuswitch doon sa battery to inverter. Ganun din po yung mode 2. Kaya lang po yung mode 2, pag walang load yung AC out natin, wala naka-plug, hindi po magpe-present yung 220 volts doon sa output. 0-0 po siya. Dapat po may load. And then meron siyang buzzer. Nagbi-beep siya kung walang load si Snady natin sa mode 2. Yan po, buhay po yung load. Battery to inverter. Running na po yung inverter natin. Kumukuha ng DC voltage sa battery. May output siyang 220 volts. At meron ding input na 238 volts AC galing sa grid. Yung nasa gitna po,
yung 60, yan po yung frequency. 60 cycle per second. Yan po yung frequency natin. Ngayon, i-check natin kung working yung ating ginawang controller para sa low voltage and high voltage. Ibababa natin yung voltage ng battery natin. Check natin kung magsa-shutdown. Ayan na po, 13.7. Thirteen point six, thirteen point five, thirteen point four, thirteen point three, thirteen point two, thirteen point one, thirteen volts, twelve point nine, twelve point seven. 12.6, 12.5, ayan po, naglo-low voltage na po. Ayun, nag-shutdown po yung inverter natin, 12.4, 12.3. Yan po yung controller natin. Once na nag-low voltage, shutdown si Snady. After na mag-shutdown si Snady, yung battery natin, i-charge naman ng PV, photovoltaic natin, bibigay ng voltage sa SCC, i-charge yung battery natin. Once na naka-recover, tumaas yung battery voltage, umabot ng 13.7, 13.8, magpa-power on ulit si Snady. Bubuhayin ulit yung controller natin si Snady dahil yung battery natin is full charge. Yung red light indicator, siya yung nag-indicate na low voltage and high voltage. Yung green LED indicator natin, siya yung normal voltage. 12.4 or 12.5 to 13.8 volts DC. Naka power on yung green LED indicator natin. Siya yung nag-indicate na yung system natin is naka-on, ka-power on yung system. Yan po, naka-power off yung red LED indicator natin. Yan po, tumataas na yung battery voltage natin. Nagcha-charge. Nagcha-charge si SCC, Solar Charge Controller, MPPT, Maximum PowerPoint Tracking. Twelve point eight, twelve point nine, thirteen volts, thirteen point one, thirteen point two, thirteen point three, thirteen point four, thirteen point five. Thirteen point six, thirteen point seven, thirteen point eight. Magpa-power on na po si Snady. Mataas na po yung voltage. Ayun. Nag-power on na po si Snady. Ayun. Buhay na po yung kanyang load. Ayan po, naka-battery to inverter si Snady. Nakaset po yung parameters niya sa mode 3. Yung sinasabi ko pong high voltage is 14 volts or 14.1. Shutdown ulit si Snady. And then, cut off din yung line ng battery natin. Putol po yung linya ng battery. Kasi po, tumaas yung voltage. Hindi na po magcha-charge yung battery natin. Yung magnetic conductor, siya po yung
pagka-cut off nung line ng battery. Dumaan po yung line ng battery natin, yung negative, dumaan sa magnetic contactor. Once na nag-overvoltage, shutdown po yung inverter natin. At hindi na rin magcha-charge. Magka-cut off na yung line nung battery natin doon sa magnetic contactor. Ngayon po, titingnan natin yung high voltage, 14 volts, 14.1. Kung magsa-shutdown si Isnadi. Ayun. Shutdown po si Isnadi natin. Umabot ng 14 volts yung ating voltage sa battery. Patay po yung system ni Snady. Putol din po yung linya ng battery natin. Kinat po nung nag-cut off po doon sa magnetic contactor. And then, pag bumaba, nag 13.9 or 13.8, magpa-power on po si Snady. Doon po sa gustong, sa mga kasama natin mag-DIY, meron po tayong diagram na ginawa. Ito naman, kahit hindi sa Isnadi, pwede siya. Ayan po, 14.1, 14 volts. Naka-off yung system natin, shutdown siya. Naka-red LED indicator. Ayan po yung sinasabi kong high voltage. Yung pong red LED indicator natin is naka-power on. Once na umilaw yung green, ibig sabihin, mababa na po yung voltage. Nasa 13.8 na po siya o 13.9. Ayun. Nag-power on po si Snady, 13.9 volts. Mode 3, battery to inverter. Yung grid, nasa left side, 238 volts. Yun po, present po yung symbol ng sine wave. Ayun po, yung symbol ng AC. Ibig sabihin, meron pong grid na nakaplug sa kanya. Yan po yung ating controller. Doon po sa mahilig mag-DIY, pwede nyo pong gayahin yung diagram natin. Low voltage. Titingnan po natin kung mag-shutdown po ulit si Snady. Na po, bumababa na yung voltage. Ayun, 12.4 volts, shutdown si Snady. Yan po yung ginawa nating automatic power on and automatic shutdown, low voltage and high voltage. Okay, maraming salamat po. Sana meron kayong natutunan doon sa ginawa natin at nakita nyo yung ginawa nating controller. Ngayon, ibabalik natin siya sa 13.8. Maraming salamat po at sinerk ko po sa inyo itong ginawa nating controller. Thank you po. Maraming salamat po.